ang angal ng Diyos laban sa kasalanang mabibigat ng Israel, lalo't higit yung mga umaapi sa yung mga nanggigipit at mga umaapi sa mga namangailangan at sa mga dukha. Umaangal ang Diyos lalo't higit sa mga tao na nagpapakita ng pagkabagot sa araw ng pamamahinga. Nasa halip na sumamba sa Diyos ay abala-abala sa pag-iisip kung paano lalong malalakihin ang kita nila sa pangangalakal. Iniisip nila kung paano nila dadayain ang timbangan. Iniisip nila kung paano papalitan ang pantakal ng trigo. Iniisip nila kung paano mabibili ang pagkatao ng mga alipin sa halaga ng isang pares ng panyapak, ng isang pares ng sandalyas. Ngayon, galit na galit ang Panginoon dahil sa mga mapanlamang na mga taong ito at sa mga sumusubil sa mga dukha. Kaya, ang isip natin, ano ba ang sagot ng Diyos sa mga pang-aapi na ito at mga panlalamang sa kapwa na ginagawa ng mga tao? Well, ang sabi niya ay lulubog, darating ang araw, na lulubog ang araw sa katanghalian tapat at magdidilim sa buong lupain. Sabi niya, ang mga awit-awitin ninyo ay mauuwi sa pananamis. Ang sabi niya, pipilitin ko kayo na magsuot ng mga damit na magagaspang na sako. At ang sabi niya, at kayo ay magdadalang hati na parang mga magulang na nagdadalang hati sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Hahanapin ninyo ang salita ng Diyos, magkakaroon ng matinding pagutom, pero ang gutom na ito ay hindi para sa pagkain, kundi ang gutom na ito ay para sa salita ng Diyos. So, sa unang pagtingin, ay ayan, Father, yan ang parusa na inilalaan ng Diyos dahil sukdulan na ang panlalamang ng mga tao sa isa't isa. Dahil sukdulan na ang kasakiman, sukdulan na ang pandaraya sa kapwa. Kaya iyan ang parusa, magdidilim ang araw. Pero bago natin kaagad-agad na sabihin na ang sagot ng Diyos sa kasalanan ng tao ay ang parusa, tingnan muna natin ano ba yung tinutukoy niya sa pagdidilim ng araw. Ano bang tinutukoy niya sa pagpapalit ng pananamis sa kaligayahan o sa awitin? Ano bang tinutukoy niya? Well, ang dapat nating bantayan ay yung mga salitang parang mga magulang na nagdadalang hati sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Bakit ikanyo? Kasi ang sagot ng Diyos sa kasalanan ng sanlibutan ay ang kamatayan ng Panginoong Jesus, ang bugtong o ang nag-iisang anak ng Diyos. Tingnan nyo, ha? Hindi ba noong ipinako si Jesus sa krus, Biyernes Santo, ay nagdilim sa buong lupain? Nawala ang araw sa katanghalian tapat at sa buong maghapon ay binalot ng kadiliman ang kapaligiran.
Noong araw na namatay ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga awit ng pagsasaya ay pinalitan ng pananangis. Noong namatay ang ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat ay nagtika at nag-ayuno. Diba? Ang Biyernes Santo ay araw ng pagtitika ng kasalanan at araw ng pag-aayuno. Hindi ba sinabi mismo minsan ang mga eskriba ay umangal sa mga alagad? Bakit, sabi niya kay Jesus, bakit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno? Ang naging sagot sa kanila ni Jesus ay, makapag-aayuno ba at mga panauhin habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Subalit darating araw, kapag inalis na ang lalaking kinasal, saka sila mag-aayuno. Sino yung lalaking kinasal na tinutukoy ni Jesus? Tinutukoy niya ang kanyang sarili. At sa araw na siya ay alisin sa piling ng mga alagad, doon sila mag-aayuno. At hindi lamang iyon. Ang gutom hindi para sa pagkain, ang uhaw hindi para sa inumin, ay uhaw at gutom para sa salita ng Diyos. At sino ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya ulit, ano ang naging sagot ng Diyos sa kasalanan ng tao? Galit? Parusa? Hindi. Ang naging sagot ng Diyos sa kasalanan ng sanlibutan ay ang pagpapadala sa kanyang anak upang siya ay mamatay sa krus. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang sagot ng Diyos sa kasalanan ng sanlibutan. Ang pag-aalay ng dugo ang pag-aalay ng buhay ni Jesus ang siyang naging sagot sa kasalanan ng tao. Sapagkat lubhang minahal ng Diyos ang buong sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang yugtong na anak upang ang sinumang manalig sa kanya ay huwag mapahamak tapos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon tayo.